Alright, muli po tayong nagbabalik mga kapatid sa ating Bible Q&A. Praise the Lord. Hallelujah. Isa na naman pong bagong tanong ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Ang sabi dito, Brother BJ sa Ephesians 2:8, ang nakasulat ay, "For by grace you have been saved through faith po, hindi through baptism." Kung kailangan ang bautismo, bakit hindi po isinulat dyan yung bautismo? Praise the Lord. Napakagandang tanong po mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay tungkol sa faith at baptism po mga kapatid. Hallelujah. Hindi naman po lahat po ay nakasulat sa Ephesians 2:8 po mga kapatid. Kaya huwag po nating hanapin yung mga hindi nakasulat doon. Maghanap po tayo sa ibang talata ng Biblia. Kasi po mga kapatid, ang Diyos po ay pinagbabawal niya po yung pagdagdag at pagbawas ng mga talata po mga kapatid. Kung ang Ephesians 2:8 lang po ang ating basihan sa ating pananampalataya mga kapatid, sa ating kaligtasan, hindi na po natin ina-accept yung ibang mga talata mga kapatid. Ibig sabihin, para pong binabawasan natin yung mga talata sa Biblia po mga kapatid. Praise the Lord. Hindi naman po kasi nakasulat doon. Pero mga kapatid, intindihin po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng pananampalataya. For our previous video po mga kapatid, hallelujah, pinag-usapan po natin kung ang mga iba't ibang uri ng pananampalataya na nakasulat sa Biblia po mga kapatid. Mayroon pong tinatawag na pananampalatayang walang kabuluhan. Isa po doon mga kapatid, yung pananampalatayang patay na pananampalataya po mga kapatid. Hallelujah. So marami pong uri ng pananampalataya. Praise God. Pero ano po ba ang ibig sabihin nung sa Ephesians 2:8 po mga kapatid? Praise the Lord. Na pananampalataya. Tayo po ay hindi sumasalungat doon mga kapatid. Ano? Tayo po ay naniniwala na tayo po ay naligtas sa pamagitan po ng pananampalataya. Pero ano po itong pananampalataya mga kapatid or faith? Pag-usapang faith po mga kapatid sa Bible, yung tinatawag pong the father of those who have faith ay walang iba kundi si Abraham. Okay, tingnan po natin mga kapatid kung yung si Abraham po ay praise the Lord, nanampalataya. Dito po mga kapatid sa Hebrews chapter 11 verse 8, sabi dito, "By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed." Ano daw mga kapatid? Siya po ay sumunod. At and he went out not knowing whether he went. Sa Tagalog mga kapatid, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima. Okay, nung mayroon pong pananampalataya si Abraham mga kapatid, siya po ay sumunod or tumalima sa utos ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nanampalataya ka pero hindi ka marunong sumunod. Praise the Lord. Okay, sa utos ng Diyos. Praise God. So yung pananampalataya po, pag sinabi pong mayroon kang pananampalataya sa Ephesians 2:8 na magdadala sa iyo ng kaligtasan, hindi po yan separate dun sa baptism mga kapatid. Hindi yan hiwalay sa bautismo po mga kapatid. Bakit po? Kapag nanampalataya ka, ikaw po ay susunod sa utos ng Diyos. Yung bautismo ba, utos ba ng Diyos? Praise the Lord. Sabi ng Matthew 28:19 mga kapatid, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." At sa verse 20 mga kapatid, "Sila po'y inyong turuan na ganapin ang lahat ng aking mga inutos." Ibig sabihin po mga kapatid, ang bautismo, ito po ay utos ng Diyos na kailangan nating ganapin. Kaya pag nanampalataya ka, ikaw po ay magpabautismo. Basahin natin mga kapatid. Sa Mark chapter 16, verse 16 po mga kapatid, ganito po ang nakasulat. "Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Tingnan mo mga kapatid, ang sumampalataya at mabautismuhan. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay nanampalataya, ikaw po ay magpabautismo mga kapatid. Kasi yun po ay utos ng Diyos na kailangan nating sundin. Hindi natin pwedeng sabihin na nanampalataya ka pero ayaw mong sumunod sa utos ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord, tingnan natin mga kapatid sa history, sa Bible, yung the book of Acts po mga kapatid. Tingnan natin dun yung mga nanampalataya. Kung ano po bang sumunod po ba sila sa utos ng Diyos or wala? O sila po ba ay nagpabautismo mga kapatid or wala? Dito po sa Acts chapter 16, nung si Lydia po ay nanampalataya mga kapatid, ano po ang kanyang ginawa? Acts 16:14 sabi dito, "At isang babaeng nagngangalang Lydia na mga ngalakal ng kayong kulay obe na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo." Sa 15 mga kapatid, "At nang siya'y mabautismuhan na," at tingnan mga kapatid, nung siya po ay nanampalataya, siya po ay nagpabautismo mga kapatid, "At ang kanyang mga kasambahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi kong inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay
at kayo'y magsitira doon at kami pinilit niya. Praise the Lord. Nung siya po ay nanampalataya, mga kapatid, praise God, siya po ay nagpabautismo. So hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nanampalataya pero ayaw mong sumunod sa utos ng Diyos na magpabautismo, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi po natin sinasabi na ang bautismo ay yun po ang ating tagapagligtas. Ang ating pong ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw po ay sumampalataya, ikaw po ay susunod sa Diyos na magpabautismo po, mga kapatid. Dito po sa verse 30, mga kapatid, yung gwardiya po nung siya po ay nanampalataya, ano po ba ang kanyang ginawa? Sabi dito, at sila ay inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Nagtanong yung gwardiya, mga Ginoo, ano ang aming gagawin para kami ay maligtas? Sa 31, mga kapatid, sabi ito, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. At ikaw ang iyong sambahayan. Tapos na ba, mga kapatid? Yung iba sabi nila, tapos na. Pero mga kapatid, basahin natin sa 33, at siyang kanyang kinuha, at sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon. Hindi tapos, mga kapatid, kasi nung oras ding yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. So nung ang gwardiya po ay nanampalataya, mga kapatid, siya po ay nagpabautismo po, mga kapatid. Dito po sa Acts chapter 18 verse 8 po, mga kapatid, si Chris po nung siya po ay nanampalataya, ano po ang kanyang ginawa, mga kapatid? Sa verse 18:8 ng Acts, sabi niya dito, and Crispus, the chief ruler of the synagogue, siya po ay pinuno ng sinagoga, mga kapatid, believe on the Lord with all his house. And many of the Corinthians, marami pong mga taga-Corinto, mga kapatid, ay naniniwala, hearing, sila po ay nakinig, believe, and were baptized. Nung pagkatapos po silang, sila ay sumampalataya o naniniwala, mga kapatid, sila po ay nagpabautismo, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ganito po ang sabi ng, praise the Lord, ng 1 Peter chapter 3 verse 20 po, mga kapatid. Sabi dito, na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Praise the Lord. Verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon'y nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Sabi dito, mga kapatid, the like figure were even baptism that also now save us. Praise the Lord. Kaya hindi po natin mababasa dun sa Ephesians 2:8, mga kapatid, kasi po nakasulat po sa ibang talata. Kaya wag lang po natin ikulong yung ating pag-study, mga kapatid, yung ating pag-aral, yung ating pagsaliksik sa turo ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord, sa isang talata lang, kasi binigay sa atin yung buong Biblia eh. So dito, mga kapatid, kapag ikaw po ay nanampalataya, ay ikaw po ay magpabautismo. Praise the Lord. May isang tanong dito, mga kapatid. Sabi niya, Brother BJ, pag sinabing pananampalataya, wag na po nating pagdudahan yan. Kapag ikaw ay naniniwala, ikaw po ay maliligtas. Walang duda. Yun po ang sinasabi ng kadalasang mga tao, mga kapatid. Pero ano po ba ang sinasabi ng Diyos? Ang Diyos po ay nagsasabi sa atin, mga kapatid, na atin pong siyasatin kung tayo ba ay nasa tunay na pananampalataya. Basahin natin, mga kapatid. Dito po sa 2 Corinthians. Okay? Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 13, verse 5 po, mga kapatid. Sabi dito, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Tayo po ay magsiyasat, mga kapatid. Para ano? Kung kayo'y nasa pananampalataya. So tayo po ay magsiyasat, mga kapatid. Hindi po, sabi ng mga tao, wag nating pagdudahan natin pananampalataya. Although may tama naman din, mga kapatid, pero ang sabi po ng Biblia, tayo po ay magsiyasat. Siyasatin po natin kung tayo po ba ay nasa sa tunay na pananampalataya, mga kapatid. Kaya sabi ng Matthew 7:21, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lang pong gumaganap ng kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus po, mga kapatid, ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin po, mga kapatid, kapag ikaw po ay hindi po sapat ang ating pagtawag, Panginoon, Panginoon, masabi mong ikaw ay nanampalataya, mga kapatid. Praise the Lord. Anong sanabi doon? Ang gumaganap, praise the Lord, ang sumusunod
Sa utos po ng Diyos po mga kapatid, yun po ang mga tunay na nananampalataya. Sa New Testament po mga kapatid, hallelujah. Praise God. Lahat po ng may pananampalataya, sila po ay nagpabautismo. Bakit? Yun utos po yun ng Diyos na dapat nating sundin. Lahat po ng sa buong Biblia mga kapatid, ang totoo pong nanampalataya sa Diyos, sila po ay sumunod. Si Abraham nung siya po ay nanampalataya, siya po ay sumunod sa Diyos. Si Noah mga kapatid, nung siya po ay nanampalataya, siya po ay sumunod sa Diyos na gumawa ng daong mga kapatid. Si Moses nung siya po ay nanampalataya sa Diyos, siya po ay sumunod sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. So wag po nating sabihin na yung pananampalataya ay hiwalay sa bautismo po mga kapatid. Kapag ikaw po ay nanampalataya, of course, ikaw po ay nagpabautismo. Kapag hindi ka nagpabautismo mga kapatid, hindi ka tumupad sa utos ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid ay hindi po yan pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. So sana po mga kapatid, atin pong naintindihan ang plano ng Diyos ng ating ng kaligtasan po mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay hindi na naligtas dahil po sa ating mga sariling gawa na tinatawag na self-righteous po mga kapatid. Pero po, tayo po ay naligtas dahil po sa tinatawag na gospel, praise the Lord, sa true by faith po mga kapatid, sa magitan po ng ating pananampalataya. Pero hindi po ibig sabihin mga kapatid na wala na po tayong gagawin. Kung basahin mo dyan mga kapatid, praise the Lord, dito po sa Ephesians 2:8 po mga kapatid, hallelujah, ang sabi dito mga kapatid, praise God, kapag pinutol po kasi natin ito, hindi natin maintindihan. Basahin natin mga kapatid. Ephesians 2:8, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, hindi sa ating sarili mga kapatid. Ito'y kaloob ng Diyos. Praise God. 9 mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpuri. Sa verse 10, dito, sabi dito mga kapatid, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So pag pinutol po natin yan mga kapatid, eh, hindi po natin maintindihan ang plano po ng Diyos ng kaligtasan po mga kapatid. Praise the Lord. Kaya po, sabi dyan, hindi tayo na naligtas ating mga sariling gawa. Ano yung sarili natin gawa mga kapatid? Kapag hindi ka pa, yung tinatawag na self-righteous, kasi sabi nga ng Isaiah eh, yung ating katwiran ay isa lang pong basahan sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nung si Cornelio po mga kapatid sa Acts chapter 10, praise the Lord, siya po ay masunurin, siya po ay, ang tawag doon, siya po ay mapagdasal mga kapatid, siya po ay mabait. Pero ang sabi ng Diyos Cornelio, yung mga ginagawa ay alaala lang. Hindi po siya kasama sa kaligtasan po mga kapatid kasi po alaala lang sa Diyos. Kaya si Cornelio ay pinapunta siya doon kay Peter para ano mga kapatid? Para po siya po ay mabautismuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi po, nung hindi pa po tayo nabautismuhan, hindi pa tayo maituring na anak ng Diyos. Kaya yung gawa natin mga kapatid, kahit nagsimba tayo, matawag pa rin yun na self-righteousness. Pero pag anak na po tayo ng Diyos mga kapatid, yung pong ginawa natin, hindi na po natin ginawa yan dahil sa ating sarili. Kapag nagbigay ka, tumulong ka, hindi mo yan ginawa dahil sa iyong sarili. Ginawa mo yan dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya tinatawag yang good works. Mag-iba po yan mga kapatid, good works at self-righteousness. Yung good works, this is the obedience to God, to the will of God. Yung self-righteous mga kapatid, yun pong ginagawa lang natin dahil sa ating sarili, dahil sa akala natin yun yung tama po mga kapatid. Praise the Lord. So, that's all for today. Marami po tayong pag-uusapan mga kapatid for in this video. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, pwede niyo akong isubscribe sa ating channel, BJC Praise. Praise the Lord, nilalagay po natin yung link natin kung ikaw po ay nanonood sa ating Facebook page po mga kapatid. Praise the Lord, at sa ating Facebook page po mga kapatid, huwag niyo kalimutang i-follow the Gospel Force. Praise the Lord, hallelujah. So that's all for today and God bless everyone.